kaka-socials, so habang nagmumuni-muni ako, parang naamoy ko yung Singapore at nag-crave ako sa Singaporean food. Kaya naman, nag-iaya ako dito sa BUGIS, Singapore Street Food, dito sa may Banawe, Quezon City. Saan nga ba ang original BUGIS? BUGIS is located in the central of Singapore and it is one of the busiest area. This area is filled with hotels, restaurants, and shops. So if you're planning to visit Singapore, I recommend staying in BUGIS area. So ayun na nga mga ka-socials, dahil wala pa tayong pang-travel, dito na muna tayo. So habang tinitignan ko yung mga menu nila, napansin ko hindi naman siya masyadong kamahalan. And sa nakikita ko sa ibang tables, big serving sila, lalo na sa mga soup. Madami silang choices of Singaporean food, parang ang sarap kainin lahat. Pero syempre, tipid-tipid. Tip lang guys, if you're a first-timer sa isang restaurant, always ask their best seller. And that's what I did. Ang in-order ko yung mga best sellers nila. O diba, plato pa lang para ka nang nasa Singapore. So ayan na, dumadating na yung mga orders namin. And of course, hindi mawawala ang laksa. Then next, we ordered the Hainanese chicken. Tingnan nyo naman, isang set na yan with rice and soup pa. And then ito rin, bestseller nila, chicken chops with gravy. Ito naman, salted egg spare ribs. Para siyang maanghang. At syempre, ang ating nasi goreng, hindi mawawala yan. So ayan yung in-order namin. Hindi karamihan kasi apat lang naman kami. Dalawa lang talaga yung malakas kumain sa amin, Char. So taste test na. Syempre, una kong tinikman itong nasi goreng. Excited ako! Unang subo, satisfied agad. Sobrang sarap. Very savory yung lasa niya at hindi malabsak yung kanin. And next, this Hainanese chicken. Syempre, tinry ko with ginger oil, hoisin, and chili sauce. Syempre, alam naman natin ang lasa ng Hainanese chicken, medyo matabang, so kailangan natin i-add yung mga condiments na kasama. Fall off the bone talaga yung chicken, kahit nga wala kang ngipin, kaya mo kainin eh. At syempre, ito ng laksa titikman ko bago pa maubos ng aking asawa. Masarap yung laksa nila, very creamy, pero hindi siya masyadong maanghang. Compared yung laksa na natikman ko sa Singapore, talagang maanghang siya. Tingnan nyo naman yung anak ko, enjoy na enjoy sa mga kinakain nila. Pinaka nagustuhan nila yung fried rice talaga or yung nasi goreng. So, tinry ko rin yung chicken chops nila. Masarap siya, very tender din yung meat niya. Since medyo maalat yung chicken nila, nag-complement sa gravy. At syempre, sarap na sarap din ako sa nasi goreng. Sa sobrang sarap, naka-second order nga kami. Grabe ang takaw nila, Char. So for our drink, tinry namin tong black and white gulaman. Not the usual Pinoy gulaman, pero ako gusto ko. And next naman natin, itong salted egg spare ribs. For me, masyado siyang creamy para sa spare ribs. Parang nilagyan ng coconut milk. Pero fall off the bone din si spare ribs, ha? At ayan nga, bumalik na ako kay laksa. Yung laksa nila dito, kids friendly kasi nga hindi masyadong maanghang. Siguro next time pwede namin padagdagan ng konting anghang. Ano ba yan ang messy ko kumain? Sorry naman. At syempre, hindi matatapos ang aking meal nang wala ito. At eto na nga, nag-order kami ng Kaya Toast Set. Sa akin lang talaga to dapat eh, kaso lang ang daming nakishare, nakakainis. In fairness naman sa coffee nila, freshly brewed. Aw, look at that transformation. I-prep na natin ang Kaya Spread. If you notice guys, iba-iba talaga ang consistency ng Kaya Spread. Dito sa BUGIS, yung consistency nila parang soup. Then you will add the soft-boiled egg and then mix-mix and dig in. Their toast is so buttery at nagko-complement siya sa Kaya Spread or Kaya Sauce. Kulang yung dalawang slices ng bread, dapat mga apat. Ang weird no, pero for dessert namin to. So sobrang sarap ata, naiiyak ako. Grabe, parang hindi ako makaget over sa lasa. Dinagdagan pa ng paborito kong kape, OMG! Kung kilala niyo ako, alam niyo kaya kong mabuhay ng walang rice pero not without bread. See this kid, at first hesitant, tapos biglang tuloy-tuloy lang yung kagat. Pero ayun nga, balik pa rin sa pagka-Pinoy, sausaw ang tinapay sa kape. By the way guys, sila yung mga kaagaw ko sa kape, kaya every morning dapat 3 hanggang 4 na cups ang tinitimpla. Kuya, so pakinggan natin ang ating rate food. Rate your food from highest to lowest. It's the highest. Which one? Fried rice. Nasi goreng. Nasi goreng. Okay, and then your second? My second is this. Which one? Chicken. Ah, okay, chicken chops. And then your third is chicken. Hainanese chicken. Hainanese chicken. And then my lowest is
Ah, you didn't like the laksa? Yeah. Okay, how about the kaya toast? The bread? Yeah, it's good for dessert. For dessert. Ah, same with me for dessert. But usually, in Singapore, they take it as breakfast. They eat it. About you, Daddy, what's your first? Your first is, of course, laksa. Obvious ba? The best. The second one? Nasi goreng. Then chicken chop. Chicken chop. Okay. Okay din yung spare ribs. So-so. And then the hainanese. How about the hainanese? Ay, okay. Kasi it's bland. Okay. How about you, Liam? What's your best food you had now? Gulaman. Ayan, chicken. Chicken chops. And what else? Ano yung pinaka nagustuhan mo? Sa lahat na kinain mo? Tablet? Ewan ko sa'yo. Oh, mukha naman, di ba? Gustong-gusto nila yung chicken chops. Happy ko iti-take out ko na, pero... So try nyo na rin dito mga ka-socials. Till our next bonding. Bye!